kailangan natin ng pantanggal umay. Sagot na tayo ng lechonito dyan. Aba, primo, sa halagang 5 piso, ang limited na ang kape. Kaya tara na, magkape na tayo. Welcome sa Lechonito! Ang may-ari ng kainan na ito sa Tanay Rizal, certified raketero ng toon. Bukod kasi sa pagiging teacher, itong si Marlon, aba, event host, vlogger, at business owner din. Ibang level. Sa 5 piso ang likapi po namin, sa mga ordinaryong araw po, kinakailangan yung bumili ng kahit anong meal. Pero tuwing 12 at 22 ng buwan, ito po ay kahit isa lang ang bilhin nyo, 5 piso lang ang kape, unlimited. Maaari kayong umupo, kumain, tumambay, makinig ng music. Dito po yun, 5 piso lamang. Ang kapeng tinitimpla nila, lokal na kape raw mula sa mga nagtatanim ng kape sa Rizal. Tama-tama sa magandang tanawin, sa harap ng kainan. Marerelax ka talaga. Pero Marlon, hindi ka ba malulugi niya sa anli kape mo sa halagang 5 piso lang? Ayun po yung paraan ng pagbibigay namin ng blessings. Pag-share namin ng blessings dun sa mga taong abot kamay. Kasi yung kape naman ay talagang maganda, local siya. And then binabawi naman namin siya sa ibang produkto. Pero paano kung nagugutom ka? Ang lechonito, sikat din daw sa kanilang pansit bilato. Ang mga sangkap daw nito, mantika, paminta, special soy sauce, asukal, bawang, sibuyas, manok, carrots, repolyo, sayote at ang pansit canton. Para sa toppings, mayroon itong itlog, longganisa at laman ng baboy. Una, igigisa muna natin sa mantika ang bawang at ang sibuyas. Pagkatapos maggisa, sinasabawan ito ng tubig at pinapakuluan ng 2 minuto. Kailangan munang hanguin ang gulay at itabi. Sa pinaggisahang kawali ay inilalagay ang canton at special sauce na tinimplahan ng sikretong sangkap. Kapag luto na ang canton, ihahalo na ang gulay at titimplahan ng paminta, konting tubig, special soy sauce at konting asukal. Luto na ang ating pansit bilato at i-plating na natin siya para makita natin yung kaibahan nito sa ibang pansit. Siyempre, kumpletos ricados na kapag mayroon toppings na itlog, lechon kawali at longganisa. Ang masarap na kapares ng kape, ang pansit bilato ng lechonito. Ang buhay ni Marlon parang kape raw. Lamang ang pait sa tamis pero habang nagtatagal, sumasarap. Disyembre noong nakaraang taon, binuksan ni Marlon ang kainang ito. Ang inspirasyo niya, ang negosyo nila dati na pagtitinda ng mga merienda. Noon po kasi sir, nagtitinda kami ng mga kakanin, merienda, pansit canton, pansit bihon at iba't ibang pagkain sa halagang 5 piso lamang. 50,000 piso ang naging puhunan ni Marlon sa kanyang negosyo. Sa pagninegosyo, lalo na yung resto o kahit anong mga negosyo, sa una hanggang ika-6 na buwan, hindi mo dyan makikita totally yung kita mo. Ang payo ni Marlon sa mga gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Pag-aralan mabuti kung angkop ba sa lugar, angkop ba sa panahon, angkop ba sa inyong sarili. Kasi yung negosyo, dapat masaya ka. Empleyado/business owner, talaga namang diskarteng malupit. Di ba mga mamshi, may kasabihan tayong kung maiksi ang kumot, matutong mamaloktot. Pero mga wais na kapuso natin, hindi nagtiis na mamaloktot. Bagkus, naghanap ng mas mahabang kumot, pera paraan lang yan. Bago pa man mabuo ang taho na inaabangan ng lahat tuwing umaga, at ang pritong tokwa na pasok na merienda o pang-ulam, ang sikreto pala sa likod nito, soybeans at ang fresh na proseso at pagkakaluto nito. Kibuga na! Mamshi Susan, sa loob ng 30 segundo, kailangan mong mailipat ang 15 piraso ng tokwa sa plato gamit lamang ang toothpick. Kinakailangang hindi masira ang mga tokwa para ikaw ay manalo. My gosh! Ilan? Ay! Ilan?
Stress up no! Na-stress up na! O partida, dahil ako ay naka-20! Nailipat na to! Wow! In 30 seconds, naka-20. Wow! Not far after all! Uy, na-achieve ko! Talk amazing! Pero wala yan sa amazing na na-achieve na negosyanteng si Agnes sa tulong ng Tokwa. Ito kasi ang isa sa pinagkakakitaan niya ngayon. Bali, yung nauna namin na business, yung itong restaurant. Nag-start ako paano mag-aral magluto. Tapos paano mag-prepare, paano i-serving yung customer. Ang ilan sa naging bida sa Korean restaurant nila ay mga putahing ginamitan ng tofu o Tokwa. Soft tofu na sundubu. Mayroon siyang seafoods, mushroom, bestseller namin yon. Nang mapansin na patok sa panlasa ng mga customer ang paggamit niya ng Tokwa, sinubukan niya rin ihain sa restaurant ang mga putahing Pinoy na may Tokwa. Yung kangkong na adobo kasi, di ba yung linalagay nila yung meat? Imbis na meat yung linalagay, pwede siyang lagyan ng tofu. Yung sweet and sour naman siya. Parang style chicken din siya, fried chicken na may sweet and sour sauce. Yung chicken at saka yung meat, magkano ngayon? 300 to 400, di ba? Yun, 60 pesos lang makakagawa ka na ng ulam mo. Kaya sa mga wala pang ulam dyan, iandaan ang Tokwa at narito ang ilang ideya para sa inyo. Para sa adobong kangkong with tofu, ang mga sangkap, bawang, sibuyas, kangkong, oyster sauce, seasoning at toyo. Huwag kalimutan ng magic sa pinabonggang kangkong, ang fried tofu. Mix, mix, mix! Ready nang i-serve! Kung ang trip namang ulam ay yung sauce na medyo may sipa sa panlasa, ilabas na ang sweet and sour recipe. Sibuyas na puti, carrots, bell pepper, stir, stir, stir! Saka ihalo ang sweet and sour sauce, dagdagan ng konting tubig at pakuluin. Para sa bidang tokwa, pagulungin sa cornstarch, saka palutungin. And once the sauce is boiling, ihalo na ang fried tofu. Kapag nabalot na ito ng sauce, kain na mga mamsi! Hindi lang yan natatapos ang blessing na dala ng tokwa kay Agnes. Ang dating naghahain lang ng tokwa dishes, ngayon, mayroon na rin paggawaan mismo ng tokwa. Blessing in disguise nga raw ito para kay Agnes. Ito rin ang naging sandala ni Agnes para kumita na siya maapektuhan ng pandemya. Pero kahit kumikita na, ayaw pa rin magpaawat ni Agnes sa paghanap ng pagkakakitaan gamit ang tokwa. Ano naman kaya itong bagong produktong kanyang pinakilala? Bago natin malaman ang bagong pakulo ni Agnes, ay isa pang challenge muna tayo mga mamsi. Mamsi Susan, gamit ang mga tokwang nasa harapan mo. Sa loob ng 30 segundo, kailangan mong makagawa ng tower gamit ang isang kamay. Kapag nagawa mo ito, aba, may reward ka uli. Gamit ang aking kamay, kailangan makapagagawa ako ng tofu tower. Am I ready? I think I'm ready. Okay, timer starts. Now! Sabay-sabay. One. Ah! Hindi talaga kaya. Ang kakaibang tofu snack at dessert ni Agnes, aba, eh panalong-panalo naman. Opo mga mamsi, tama ho ang nadinig nyo. Ang tokwa kasi may donut at halo-halo version na ngayon. Nagtatry ako kung anong pwede kong maibenta. Ma'am, try nyo po yung, ano ba siya, flour ba siya? Tinatanong kami, try nila, tapos bibili na sila. Hanggang yun, naging soke na namin sila. Aba, aba, aba. May sinasabi pala ang donut na ito. Pero alam niyo ba, mga mamsi, ang donut na ito, simple lang daw gawin. Ang tanging kailangan, all-purpose flour, dinurog na toko at tubig, paghalu-haluin, iprito, at ready ng kainin. Lasang cook ko, masarap, malinamnam.
masarap, matamis, sweet. Pero nandun pa rin yung lasa ng ano, nagkukonek yung puso. Hindi kumpleto ang tsubog kung walang dessert. At ang pambato ni Agnes, ang taho na ginawang halo-halo. Libo-libo nga raw ang inilaan ni Agnes para mabuo ang kanyang restaurant at magkaroon ng paggawaan ng tokwa. Kailangan niya kasing maglaan ng puhunan para sa mga machine na kailangan dito. Pero mga mamsi, kung nais niya magsimula ng tofu donut, lutuan at kawali lang sa bahay ang inyong kailangan. Kahit 5,000 to 10,000, pwede siya. Kasi yung tofu, hindi naman siya mahal. 60 pesos lang siya. Tapos yung ingredients naman, pwede naman natin siyang bilhin dito. Pwede naman siyang i-fried dun sa ano, kung walang lutuan na machine. Pagdating naman sa usapang kita. Yung sa tofu, estimate ko, sa kinikita namin a month, nasa 300,000. Ehem, panalo nga ang negosyo mong yan, Agnes. Sige nga, hatulan na natin yan sa pamamagitan ng taste test mukbang! At dahil nanalo naman ako sa isang challenge kanina, yan, meron pa rin akong reward. Ayan, nasa harap ko ngayon, ito. Sarap. Hindi siya lasang tofu. Pero masarap, ha? Mayroon siyang kunting anghang, pero masarap. Ito na na, Dada, tofu! Ang cute. Tignan natin. Tofu ito? Hindi siya lasang tofu. Kasi siya talagang donut. Cinnamon flavor. Tofu ba ito? Sige nga, isa pa nga. Delicious eh. Ano halong taho? Galing-galing naman nakaisip nito. So, alam na mga mamsi, sa tokwa, busog ka na, may pwede ka pang gawing negosyong bongga. Si Agnes at ang kanyang tokwa amazing business ang patunay niyan. Maging matyaga sa kung anong gusto nilang itata yung business. Kailangan nakamonitor ka palagi sa, ano, sa lahat ng business mo. Ang tokwa, simple mang tingnan, may ilalaban pala sa pabonggahan. Nagsimula man sa maliit at ordinaryong putahe, kapag naisipan ng diskarte at tamang paraan, siguradong lalago ang iyong pinagkakakitaan. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera.